Chabu. Chabu. Yan. Yan po ang nasamsam ng PIDEA sa Quiapo sa Maynila. Ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu itinago sa mga pakete ng tsaa. Narito ang unang balita ni Darlene Kai. Sa loob ng pakete ng tsaa na ito, nakalagay ang nasa kalahating kilo ng hinihinalang shabu na nasamsam ng PIDEA sa Bybus operation sa Quiapo, Maynila kahapon. Ang halaga ng droga, nasa 3.4 milyon pesos. Arestado si Jalani Bayantol sa Kampong, 18 anyos. Ayon sa PIDEA, miyembro raw ng isang sindikatong galing sa Mindanao si sa Kampong. Pero ang mismong pakete ng tsaa, iba umano ang pinanggalingan. Marami na nagsisintan yung operation before, previously, no? Na naka-recover kami ng mga tea bags just like this. And the result of our investigation pinpoints to a certain Chinese syndicate na nagpalusot ng ganito. Hindi lang sa Metro Manila but in Visayas and Mindanao areas. Mahigit 2 linggo raw nilang sinundan ng suspect. Ang kanyang mga parokyano, mga tulak din sa ibang lugar. Kung mapapansin nyo yung volume ng huli natin, hindi po sila nagmamarket sa mga end user na ano. Mostly ang ano nila ang pinagbebentahan nila is yung maramihan. Hindi sa book order, wholesale sila kung sa ano pa kung sa regular na business. Ayon sa suspect, galing siyang Marawi at 2 buwan pa lang sa Maynila. 5,000 piso raw ang bayad sa kanya para dalhin ang mga kontrabando. Hindi ko nakilala, pinapadala sa akin yung pera. Isa sa tinitingnan ng mga otoridad ngayon ay kung konektado si sa Kampong sa huli ng PIDEA noong Miyerkules. Malakihan din kasi magbenta ang suspect na nahuli noon na si Adsmin Kadil. Pareho rin silang bagong salta sa Maynila mula Mindanao at parehong pinaghihinala ang miyembro ng sindikato. Inaalam pa namin yung connection pero most likely tingin namin may connection sila. Ito ang unang balita sa Maynila. Darlene Kai reporting.